ko po si Isa Cabrejas. Inireklamo ko po ang aking ex-boyfriend na si Marlo Arizala, aka Sander Ford. Sa pananakit niya po sa akin dahil hindi po ako pumayag na makipagtalik sa kanya. Hinihingi po ako ng tulong para makamit po ang ustisya. Siguradong babaha na naman ang comment section sa una nating kasong ito. Naralan niyo pa ba si Sander Ford na kilala uli bilang Marlo Arizala? Balik kay sana siya matapos ireklamo ng pang-abuso ng kanyang ex-girlfriend. Kausap po natin live via video call ang nagreklamong ex-girlfriend si Isa Cabrejas. Ma'am Isa, magandang tanghali. Hanggang ngayon po, patuloy namin tinatawagan si Marlo pero hindi kami sinasagot ng telepono, yung aming mga tawag. And nagpatay na rin po pero tinetext pa rin namin siya para makunan siya ng panig niya. Miss Isa. Hello. Okay, ano po itong reklamo niyo laban sa inyong ex? Sinasaktan niya po ako. Bakit nangyayari po yung pananakit? Anong problema niya, ma'am? Pinilit niya po ako na may mangyari po sa amin. At kapag ayaw mong gawin yon? Sinaktan niya po ako. Anong klaseng pananakit po, ma'am? Pina-force niya po ako, tapos hinawakan niya po ako sa kamay po. Tapos ginagawa pa rin niya yon? Opo. Nagara niya po ako. Rape po yon. That's rape. Siya nga pala, no, para sa kalaman ng lahat na mga kalalakihan, pwede kayong kasuhan ng rape ng inyong mga girlfriend, living partner, ng inyong wife. Kasi kung ayaw nila na makipagtalik sa inyo at pinilit nyo, that is rape. FYI. Kailan po nangyari ito, ma'am? Noong June 13 po. O, bago lang. Opo. Pero kayo pa ba noon, June 13? Hindi na. Kami pa po noon. Okay. Ano yun? Lasing siya? Naka-drugs? Madaling araw po yun. Lasing po siya. Natutulog po ako noon. Tapos yun po, dun na po siya parang pumunta po siya sa akin, tapos pinilit niya na po ako. Nangyari naman po yun yung gusto niya? Hindi po. Kasi tumakbo po ako nun, tapos sinabol niya po ako. So attentive rape po yun. Kasi kung nangyari yung kagustuhan niya, then that is rape. Pero hindi nangyari, attempted rape po yung kung tutuusin, ang pagkakaalam ko. At madalas niyo hong gawin to sa inyo noon nung nasasama pa kayo? Ano, unang beses po. So tuwing nagagawa niya po ito, palagi po siya nakainom? Yung unang beses po noong May 11, nakainom din po siya nun. Pero hindi niya po ako nasaktan kasi inawat po siya nun. Sinabi niyo sa research na gusto niyang samahan mo siyang maligo. At doon yung gagawin yung gusto niyang gawin na and then nung ayaw mo, nanakit na naman. Ano po yun? Hindi po yun physical. Sa salita lang po. Oh, that's verbal abuse. Ano to? Manyak? Ay, sorry. Ano to? Itong lalaki to. So, every time na hindi na tutupad yung kanyang kamunduhan na isa sa katuparan, it's either physical or verbal abuse ang natatamo mo dito sa lalaki to. Opo. So, tuwing maligo siya, ma'am, gusto niyang kasama ka palagi. Opo. Kasi so, magsabi niya po, mag-boyfriend, girlfriend naman daw po kami. Okay lang yon, pero may karapatan kang tumanggi kahit na magkasintahan kayo, kahit na mag-asawa kayo, kung ayaw mong sumabay maligo sa iyong mister o sa iyong boyfriend, living partner, karapatan niyo po yun. Pag pinilit ka, edi may kalalagyan siya doon. May kaso siya. Kailan po kayo huling nag-usap nitong si Marlo, ma'am? Noong Monday po yun. Kailan po kayo nag-break up nitong si Marlo? Nung umalis din po ako doon, nalaman po ng parents ko po yung ginawa niya po sa akin. Tapos sabi niya po, tumahimik na lang daw po ako para tumahimik na lang daw din po siya. Gaano na kay katagal, ma'am, na magkarelasyon bago kayo nag-split? Ano, 3 months pa lang po kami. 3 months? Opo. Ah, pero dati na kayo magkasintahan, tapos nagbalikan lang kayo? Opo, noong 2015 po yun, nagbalikan lang po kami. Eh, ba't mo pa binalikan tong ulupong na to? Kasi okay naman po siya nung unang beses po. Okay naman po. So, mama, sa palagay mo, anong dahilan bakit nagkakaganon itong lalaking to?
Kasi ano, sabi niya po, gusto niya na daw po ako mabuntis. Oh, no! Ayaw mo naman kasi hindi ka pa ready. Opo. Ma'am, ganito na lang. Ito pong si Marlo, nakapatay na po yung kanyang cellphone, pero nanunod po siya sa atin. Gusto niyo po magbigay ng mensahe sa kanya, Miss Isa? Opo. Sige po, magsalita kayo. Sana po, huwag niya na po ako balikta rin sa mga tao. Saka magsabi na po siya ng totoo. Kasi, puro kasi nangalingan po yung sinasabi niya. Kaya baliktad niya po ako sa mga tao. Ano po yung binabaliktad ka? Ano yung mga pinagsasabi niya kasinungalingan po sa mga tao? Sabi niya po, ako naman daw po yung may gawa daw po ng mga pasako. Ako daw po yun. Tapos, hindi naman daw po totoo na yung ginawa niya po. Meron po kayong mga medical certificate? Ano po, ma'am? Nagpo-medical po ako dito pero hindi daw po yun pwede kasi malayo po ako. Kailangan daw po dun sa may hospital daw po na malapit sa pinangyarihan. I don't think so. Dapat yung ospital na pupuntahan mo, regardless kung saan lugar yan, dapat tatanggapin ka sa pagpapamedical. Master Sergeant Evangelista, magandang tanghali po, madam. Magandang tanghali po, sir. Ma'am, ito pong si Miss Isa, gusto niya sana magpamedical, kaya lang tinatabla raw siya ng ospital na pinuntahan niya dahil dapat daw kung saan siya sinaktan, doon siya magpapa-ospital, which I think is BS. So, apo, kayo na lang pong bahala, ma'am. Yes, sir. Walang po problema. Papuntahin niyo na lang po dito, sir. Sasamahan na lang namin siya po. Di po, ma'am, attempted rape ito. The fact na pinersa niya itong kanyang girlfriend, itong silalaki, ayaw ni girlfriend, pero mabuti naman hindi nag-succeed siya. So, that's attempted rape. Di ba? Yes, sir. And then also, ma'am, ano, para hindi siya guluhin, pakitulungan na lang na makunan siya ng barangay protection order. Opo, sir. Sige, papuntahin niyo na lang dito, sir, para ma-actionan na po. Sige po. Sarge, maraming salamat, Sarge. Ha? Mabuhay ka, madam. Okay po. Salamat, sir. Thank you. Miss Isa. Po. Sige po. Sasamahan kayo ng aming reporter. Papunta doon kay Sargento para maumpisa ng proseso. Yung pa-medical sa inyo, and then kunan ko kayo ng salaysay, and then sasampang kaso sa korte. Okay? Sana ma'am, kung within the 24-hour regulamentary period, pwede natin siyang dampotin. Pero lumampas na po kasi. So, direct filing na lang po ito sa piskalya. Okay? Salamat po, Miss Isa. Ingat po kayo. Ito po, palagi ko sinasabi rin sa Wanted sa radyo, sa lahat ng mga kalalakihan, hindi porket kasama mo yung misis mo sa bahay o girlfriend mo, live-in partner mo, matagal na kayo nagsasama, hindi pwedeng tumanggi pag gusto mong makipagtarik sa kanya, may karapatan po ang inyong mga partner na tumanggi at any given time. Kung ayaw niya, huwag pilitin dahil kapag pinilit nyo, rape ang kaso nyo. Timbangan na, MJ! Ilang kilo na ang comments dyan, MJ? Grabe, sobrang init na talaga, idol! Galit na galit sila. Kay Sander Ford, eto, umpisan natin kay Sharina M. De Vera, all caps, halos lahat ng mga comment na nakikita natin, no, idol? Gumanda lang ilong mo, Marlo, dapat pinaganda mo rin ang ugali mo! Siguro, nung nagparitoke ka, dapat yung pagkaaning mo muna ang pinaritoke mo. My God! Habol mo, kiss-kiss mo sa palayan, kati mo. Mahiya naman, makinig ka kay Sir Idol. Ayan, so bukod dyan, sinasabi nga ng iba, ni Barbie Puri, sabi niya, bulok ka sa kulungan, lol. O yun, tapos sabi ni JD Dollhouse, Sander, nagpunta ka dito sa amin sa Alfonso, pero dinumog ka. Sad to say, dinumog ka ng langaw. Siguro deserve mo yon kasi baka lang lumaki yung ulo mo. O yun ang sabi niya, idol, ano? At dito nga sinasayo pa nga ng iba na talaga naman, eto, sabi ni Queenie, Xander, ibalik mo na lang yung pagka-Marlo mo. Kasi syempre na may miss nga naman nila noong mga panahon na hindi pa raw nagyayabang si Xander Ford aka Marlo Arizala, idol. So basically yun yung mga sinasabi ng mga kapatid nating netizen dito at sinasabi nga nila, no, na pangit daw yung ugali ni Xander. Hindi dapat niya ginagawa yan sa kanyang nobya. Kung maalala ko, si Xander Ford dati nagsumbong sa atin, di ba? Yes, idol, may nag-comment nga dito, no, na kung dati raw sa action sa tanghali eh siya ang nagsusumbong, ngayon siya na naman daw sinusumbong. Nakakalungkot daw para sa mga avid viewer natin na mapanood siya na siya yung inireklamo sa inyo ngayon, idol. Kaya dito, patas eh. Anybody, pwedeng pumunta rito, magsumbong kung kayo po'y inape. Okay? Andito lang kami para sa inyo. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapitulpo ka.